Scuba diver din ako at ang turo sa amin talaga ni isang inch ng coral ay huwag mahawakan at maputol. Dahil alam nyo ba, lalo na yung hard coral na nandyan sa Tubbataha Reef, na World Heritage Site, hard coral 10 years para tumubo ng isang inch. So yung ginasgas ng USS Guardian na minesweeper, dapat may modernong map sa onboard. Ang ginasgas niyang 10 metro at hindi pa natin alam yung lalim ng damage. 10 square meters total ang na-damage niya. Tapos umuurong pa siya, pumipihit siya 90 degrees since the accident. So, ibig sabihin, ang dami pa niyang napuputol, nasisira. Eh, more than 10,000 years ang utang niya. So, do you have a message? Do you have a message doon sa US 7 Pacific Fleet? Definitely. Admiral Scott, ano message mo? Kay Admiral Scott, kagalang-galang, I'm sure meron siyang pwedeng magsalin sa kanya. With all due respect, sabi ninyo na ang inyong center of gravity ay pipihit dito sa Asia Pacific. Ang Tubbataha Reef ay World Heritage Site sa rehiyong ito, sa bahaging ito ng karagatan. Dapat maayos ang mapa nyo. Nagkaroon kayo ng aksidente, kailangan nyong managot. Kailangan kayo magbayad ng compensation sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng ating gobyerno. Hindi lang reef, buong dagat, pati kabuhayan ng mangingisda ang nasalanta dyan. So, kailangan magbayad at hanggat maaga dapat tanggalin dyan ang USS Guardian. It has no business sitting on top of Tubbataha. Pero ang sinasabi ng iba, no, karugtong din dyan, dapat kasi may outright na demand na kaagad ang Philippine government. So, yes, ang weight ng ano ng demand for compensation nasa atin eh. Enough ba yung ginagawa ng Philippine government far as this is concerned? Sinabi na rin, nabasa ko na rin, kahit sa inyo, na talagang hihingi tayo ng compensation. So, I think klaro yung ganyang diplomatic signal mula sa gobyerno, and it has to be made as clear can be sa US Navy at pati sa gobyerno ng Estados Unidos, lalo na kadadaan lang ng masayang inauguration ni US President Barack Obama. So tanawin nila ang kanilang obligasyon dito sa atin. Okay.